Welcome back mga kakekeng. Kita nyo naman. Dito tayo sa bukid. Tuturuan ko kayo kung paano kumita ng pera ngayong quarantine. Kaya kung gusto mo malaman, just keep on watching. O yan na, lalakad po tayo, titingin tayo ng baon ng nyog, gagawin nating hanging paso o pat. Ayan. Para sa pagkakakitaan ngayong quarantine, na wala tayong gastos. Kung bago ka pa lang sa channel ko, click nyo na po yung subscribe at notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. May nakita po tayong baon ng nyog pero mayroon siyang linta. May po. Kaya titingin tayo ng iba pa. Ayun, meron ulit. Pero masyado siyang marupok. Hindi na natin magagamit pang hanging pot. Ayan. Meron na tayong nakita. Baon ng nyog. Ito pa. And kailangan po natin ng lagari. Paalala lang po sa mga bata, pagpatulong po kayo sa nakakatanda para maiwasan ng masaktan o masugatan sa ating gagawin na hanging pot. Ayan. Kung lalagariin niyo po siya, huwag niyo pong masyadong ipapagitna para mas maraming lupa ang makakarga. Medyo mahirap po siyang lagariin. Ayan, nabutas na siya. Mga kakekeng. Lalagariin niyo po ang baon ng nyog. Yung mata ng ng nyog, yan po ang may iwan para pag diniligan mo siya, bababa yung tubig para hindi na kayo mahirapan na butasan yung baon ng nyog. Ito na po yung kinalabasan ng ating linagari na baon ng nyog. Ngayon, para matanggal po yung kanyang gaspang, meron po tayong liha. Ayan. Yung liha natin nagamit na, pero pwede pa po to. Nasa inyo po kung gusto nyo siyang pintahan, kung meron kayong pinta na hindi na nagagamit, pwede lang po. O kaya varnish, para mas maganda po siyang tignan. Natapos na natin siyang lihain, ngayon, lalagyan na natin siya ng, ay bubutasan muna natin, at lalagyan ng tali. Ito, tali.
Ito po yung pambutas. Ingat lang po ha. Kapag bubutasan niyo po siya, wag masyadong mataas. Dito lang po yung katamtaman para hindi po ito mababalik kapag nalagyan na ng halaman at lupa. Ayan. Nabutasan na natin yung ating baon ng nyog. Kailangan na natin siyang lagyan ng tali. Pag binutasan po siya, dapat apat para balanse yung pagkakasabit ng ating hanging pot. Ito na ang ating tali. Pwede rin gamitin yung mga nagkutkuran ng nyog para hindi masayang kapag mag-uulam kayo ng ginataan. Pwede rin nyo pong gamitin yon. Gagawin natin dalawa ang ating tali. Ito po, wala po kayong gastos dito. Yung pagod, hindi naman masyado nakakapagod. Ayan. Kapag tatali nyo po ito, siguraduhin nyo pong mahigpit yung pagkakatali para pag sinabit nyo hindi malaglag, para maiwasan yung aksidente. Tali natin dito, tali din natin doon. Alam naman natin na uso po yung mga halaman ngayon. Yung mga nanay, maraming halaman, mas maganda. Para maganda yung harap ng bahay o kaya paligid. Tapos ng pagkakatali ng ating hanging pot. So, ayan. Ayan na po. Tali din natin dito para isabit. Pagsabitan. Kapag medyo mataas po ang paglalagyan, pwede nyo pong dagdagan dito. Dito para dalawa, para sulit yung kanyang pagkakatali at saka bit-bit ng kanyang tali. Ayan, pantay na ang ating hanging pot. Pwede na natin siyang tamnan. Ayan na po yung kinalabasan ng ating baon ng nyog. Pwede nyo po siyang ibenta sa halaga na 20 pesos o 30 pesos. Ayan po yung single. Ayan, ito rin po yung double. Double po na baon ng nyog.